Okay, it's Friday. It's Munggo Day. Ganito ako maghugas ng munggo. Naglalagay muna ako ng tubig bago ko ilagay ang munggo. Para lumutang na yung mga salarin, charot, yung mga dumi, o yung mga balat ng munggo. Ang tawag sa process na yan ay decantation. Ganyang proseso din ang ginagawa ko pag naghugas ng bigas. Ayan, hinuhugasan ko ng 3 beses yung munggo para mawala talaga yung mga palutang-lutang na mga ampaw na munggo. Ganito rin ba yung ginagawa nyo bago nyo lagay ng tubig yung munggo? Ginuguhitan nyo muna ng pakros? Hindi ko alam ang explanation dyan, basta ginaya ko na lang. Or baka symbolic lang to bilang pasasalamat sa Panginoon. Alam nyo mga ka-emsh, nung bagong salta pa ako dito sa Manila, na culture shock talaga ako. May araw pala dito ang pagluluto ng munggo at yun ay Friday. Sa Cebu kasi walang ganyan-ganyan. Pag trip mong kumain ng munggo, magluto ka anytime, any day. Gusto ko talagang alamin kung anong misteryong nababalot sa paniniwala nilang ganun. Kawawa naman si Munggo. Malay ba naman niya na every Friday lang pala siya pwedeng kainin? Pero ayon sa sabi-sabi, may kinalaman yata to sa religion. Story time! Char! Noong unang panahon, naging regulation daw to ng Catholic Church. Na tuwing Friday, pinagbabawal talaga nila yung meat. Kumbaga, abstinence. Kaya no choice sila, kailangan nilang magulay. May iilan pa rin naman na sumusunod sa mga ganitong tradisyon. Pero habang nagbabago yung panahon, pinapractice na lang yung abstinence tuwing Holy Week. Hindi ko lang alam kung bakit napagtripan nila yung munggo. Dahil siguro matagal ang shelf life nito at saka madaling paramihin o itanim. Bukod sa mura, lots of protein, kaya siguro naging alternative siya sa karne. Okay, more chika na naman ako. Balik tayo sa pagluluto ng munggo. So ayan, naghiwa lang ako ng sibuyas, bawang at luya. Bakit may luya? Kasi hindi lutong Tagalog yan. Ito ay lutong Bisaya. Ito ay ginataang munggo. Oh yes, you heard it right. Kasi yung mga taga-Manila hindi talaga naglalagay ng gata sa munggo. Kaya sila naman ang nagulat nung natikman nila to, char. Kasi yung sinasabi nilang ginataang munggo, yan yung pwedeng pang merienda o pang dessert nila. Kaya matamis. Pero sa Bisaya, ito ay ulam namin, bye. Teka, more talk show na naman ako. Pinakuluan ko muna yung munggo. Nilagay ko na yung bawang, sibuyas at luya. Nung medyo malambot na, tsaka ko nilagay yung pork ribs. Tinimplahan ko na ng patis para manuot na yung lasa. Naghiwa na rin ako dito ng dahon ng sibuyas. Iba talaga pag may dahon ng sibuyas yung mga ulam nyo kasi nagbibigay talaga siya ng kakaibang lasa. Parang binuboost niya yung mga rekado nyo. Tapos siya, naghihimay na ako ng malunggay. Kumbaga ito na yung pinakadahon o gulay ng ginataang munggo. O diba, konti lang yung rekado? May choice naman kayo. Kung ayaw nyo ng karne, pwedeng ilagay nyo daing, dilis, or pritong isda. Nagdagdag lang ako ng tubig kasi medyo natutuyuan siya. Lagyan ko lang siya ng paminta. Ang masarap na kapartner ng ginataang munggo ay pritong galunggong o isda. Uy! Titingnan ko lang. Uy! Gagata! Kakang gata to ha. Ito pa kalahating tasa ng gata. Diinan natin. Parang hindi siya mamuumuo ba? Last na panimpla, patis. Okay. Ilalagay ko na ang malunggay. Ang dahon ng sibuyas o onion chives. Ang munggo, lots of protein. Kaya hinay-hinay lang yung may mataas na uric acid sa pagkain nito ha. Baka mapindot si arthritis. At eto pa nga, good source din ito ng fiber, magnesium at potassium. Kaya kung nagda-diet ka or nahirapan kang dumumi, munggo ang sagot. At yung may mababang potassium dyan, kailangan mo to. Tayo. Huwag kang OA self. Sorry self. Lami kayo siya guys. Sa sobrang sarap niya mapapa. Thank God it's Friday. Yeah. Huh? Thank you for watching guys. Bye.